Matapos may baba ang lahat ng bakal, sumakay muli sa likod ng truck ang dalawang taon na kasama ni Apollo. First time abang sumakay ng truck? Talong niya habang binabagtas naman ang daan para sa Hacienda Miraflor. Umiling ako. Noong buhay pa si Manuel, madalas nila siya nagmamaneho ng truck na nag-aatid ng mga kakao sa mga kliyente. Hands-on din siya sa mga kagaya mo. Palagi akong kasama noon ni Manuel hanggang sa pagda-deliver ng mga kakao. Tumungo lamang si Mateo, itinoon ang atensyon sa daan. Humigpit din ang pagkakahawak niya sa manibela. May nasabi ba akong mali? Ayaw na bang binabanggit ko si Manuel? Is he jealous? Naging tahimik ang aming biyahe hanggang sa hardware. Binuksan ang dalawang gwardiya ang malaking gate upang makapasok kami. Bumusina si Apollo, sumaludo naman ang dalawa. It reminds me of how Manuel treats his workers. Sa labas sa malaking bodega ay merong mga nakatambak na buhangin at graba. Sa loob na may natatanaw ko nilang ilang uli ng materyales. Suot ko pa rin ang kanyang jacket at sombrero habang nakasunod ako sa kanyang likod. Ganitong-ganito rin nung kasama ko si Manuel. Nakasunod ako sa kanya kahit saan siya magpunta. Tumigil si Apollo sa paglalakad nang mapansing wala ako sa kanyang tabi. Lumingon siya sa akin at hinintay ako makalapit. He held my hand tight. Mali pala ako. Gusto ni Apollo na palagi kaming sabay maglakad. Walang nauuna, walang nahuhuli. Naalala mo na naman ba siya? Mahina niyang tanong. Napangiti ako. Is this how he gets jealous? Yes. Marahil siya nagpakawala ng hininga nang marinig ang aking sagot. Wala sa akin ang kanyang tingin kaya hindi siya napansin ang aking pangiti. All I can see is his side profile. Gumuso siya and I find it cute. Unti-unti lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking kamay hanggang sa tuloy nitong bitawan ang bibigay siya ng utos sa ilang trabahador na naroon. Pinipigilan ko ang pangiti habang hinintay siyang matapos. Naglakad siya patungo sa hilera ng mga kahong na naroon nang umalis ang kausap. Mabilis ako naglakad palapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay. Hiniyaan niya ako ngunit hindi siya humawak pabalik dahil nun upang ako naman ang umuso. Hey! Hinigpitan kong hawak sa kanya kaya tumingin siya na tila walang ideya sa nais kong sabihin. Hold my hand, utos ko. Naghiwit balikat siya at di ginawa ang sinabi ko. Humakbang siya ng isang ngunit hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko kaya napabalik din siya kaagad. I said hold my hand, ulit ko. Hinarap niya ako at tinawakan ang aking baba. Inilapit niya ang mukha sa aking mukha. Stop thinking and mentioning him when I'm with you. I am better than him. Para sa akin, nagbibiroan lang naman kami. Ngunit hindi ko akalain magiging seryoso siya. He knows that I never loved Manuel. But by the way he said it, it seems like he is mad. I'm sorry. Of course you are the best dahil ikaw ang mahal ko. Matapos kong sabihin yon, hinigpitan niyang hawak sa aking kamay. Kasabay ng mabilis, ngunit dalawang magkasunod na halik sa aking labi. Kaagad akong pinamulahan ng noo. At dahil hindi lamang kaming naroon sa loob ng bodega, he pinched my nose. Tila ba hindi niya alintana ibang tao sa loob? Do not say his name again. That's a rule. Ma'am, nasa ibaba na po si Sir Apollo. Ang katok na isa sa mga katulong namin sa bahay ay nagpabilis ng kilos ko. Simpleng kolorete lamang sa mukha ang aking nilagay. Sapat na upang bumagi sa suot kong kulay asul na bestida. Ang paboritong kulay ni nanay. Wala si tate at Vivian sa bahay, kaya panatag akong wala nalalapit na babae kay Apollo habang hinintay ako sa salas. Subalit sinadya ko talagang magmadali dahil matagal na rin ako hindi nakakadalaw sa aking hindi nakakadalaw sa punto ni nanay. Isang matamis na halik sa aking pisngang ginawa ni Mateo nang bumaba ako. Bitbit niya sa kaliwang kamay ang bulaklak na ipinabili ko kay Kuya Joel kaninang umaga. Ang kabilang kamay niya na may nakahawak sa aking bewang. Dumiretso kami sa sementeryo. Pinagawaan ko ng maliit na bahay ang punto ni nanay kung kahit walang problema kung aabutin man kami ng ulan at mataas na sikat ng araw doon. Nagpahanda na nito ng pagkain sa kusinera namin upang hindi namin kailangan pang bumili. Sa katunayan ko lang isang araw para ikwento ko yon. Inabutan ko ng bayad ang mga batang naglilinis sa loob ng puntod. Matapos yun, pumasok na kami ni Apollo. Kinuha ang dalawang kandila sa aking bag at inabot kay Apollo ang isa. Sabay naming silindahan iyon at itinilig sa dapat tapat ng lapida. Inilatag ko rin ang bulaklak doon. Pumikit kami at time to nagtasal. I can feel the peace in a matter of seconds. Nanay, kamusta po kayo dyan? Pasensya na po at nadalang pabisita ko. Sobrang busy po kasi sa syenda at sa pabrika na pinapatayo namin. Tinitigan ko si Apollo na palipat-lipat ang tingin sa akin at sa puntod. Kasama ko nga po palang kinakwento ko sa inyo noon. Si Apollo po, Nay, boyfriend ko. Parang nabigla si Apollo sa pagpapakilala ko sa kanya at mukhang hindi alam ko anong sasabihin. Tinanguan ko siya bilang pag-aanyaya na kausapin niya si nanay. Hello po.
Nautal niyang sabi at tumingin sa akin na animoy humihingi ng tulong. Gusto ko matawa dahil tila siya natatakot sa aking ina. Gayong di naman sa nito masasampal kapag sinaktan niya ako. Multuhin, pwede pa. Mabait po ang anak niyo. Hindi niya alam ang sasabihin kaya tumawa na lang ako at nagsimula magkwento. Katulad ng kinagawian ko ay magdamag kaming nanatili doon. Maghapon nakinig si Apollo sa pagkukwento ko kay nanay. Gayong halos lahat ng parte doon tungkol sa kanya. Nakakatawang dalawang tao na nakikinig sa aking kwento. Meron ang magbibigay ng reaksyon. Kamusta para si tita? Tanong ko sa kanya habang pauwi na kami. Hindi ko na nakita ulit sa tita matapos na magpunta ko noon sa apartment ni Apollo. Hindi rin naman nagkukwento si Apollo tungkol sa mami niya at mga kapatid. Niwala akong ideya kung saan sila nakatira. Inihintay ko na lamang na siya na ang mag-aya sa akin patungo roon. Nagsisimula pa lang naman kami kaya ayos lang. She's fine. Maikli niyang sagot. Biglang sumagi sa isipan ko ang sinabi niya noong lasing siya na akong susi para mahalin siya ni Tita Amelia. Dahil ba akong gusto ng mami niya para sa kanya? Ibig sabihin ba nito maayos ang relasyon nila? Magsasalita pa sana ako kaya lang nagpatugtog siya ng musika. Nahalata ako na kaagad na umiiwas siya sa topic kaya nanahimik na lamang ako. Maybe this is not the right time to get in the middle of their family problems. Pero sana naman matutunan ni Mateo na sabihin sa akin kung meron siyang dinaramdam o problema. He is always happy when he is with me. Subalit sa tuwing nababanggit ko si Manuel, ang kanyang ina at kung sino man sa pamilya niya, bigla nag-iiba ang kanyang mood at umiiwas sa usapan. Mula sa malayang pag-iisip, hindi ko na namalayang nakarating na pala kami sa bahay. Lumabas siya ng kotse kasabay ko. Pasok ka na muna sa loob. Pag-aaya ako na makitang wala pa doon ang sasakyan ni tatay. Ibig sabihin wala pa rin si Vivian. Tumingin siya sa wristwatch niya. Maaga pa naman kaya maaari pa siyang makakain sa loob. Next time na lang, I have to go. Paalam niya, bago ako dumbian ng halik sa pisngi. Saan ka pupunta? May iba pa ba siyang lakad ngayon? Hindi ako sanay na nagsasabi o nagpapaalam siya sa akin. Dahil araw-araw naman ako ang kasama niya. Subalit ngayon tila nagmamadali siya nang hindi ko alam. Bigla akong kinabahan. Is he going to see his childhood friend? Ish! Hindi kami formal na ipakilala ni Apollo sa bawat isa. Ito ay sa kabila ng paghiling ko sa kanya na makausap si Isha upang makahingi ng tawad sa inasal ko noon sa una naming pagkikita. Ang sabi ni Apollo, hindi niya raw alam kung saan tatawagin to. Uuwi ako sa amin. Mom cooked dinner. Birthday kasi ng bunso namin. Sa uri ng kanyang pananalita, tila tinatansya niya kung dapat niya bang sabihin yun sa akin o hindi. Maybe he knows that I will question him. Bakit di niya ako sinama? I understand that it is a family dinner, but I am part of his life. Besides, his mother told me that she liked me for him. Hindi ba't masalo itong matutuwa kung makikita niyang inimbitahan ako ng kanyang anak? Subalit hindi ko yung tinanong kay Apollo. Siguro niya inaisa munang sulitin ang atensyon na binibigay ng kanyang ina sa kanya. Na kung nandun ako'y mahahati ang atensyon nito. Okay, mag-iingat ka. Sabi ko bago tumingkayad at halikan siya sa labi. Yes, I will. Sagot niya bago sumakay sa kanyang kotse. I love you. I cheerfully said before he closed his door. Alam ko narinig niya iyon ngunit isang busina lamang ang isinagot niya bago nagmaneho paalis. Sinabi na sa akin noon ni Apollo na hindi siya nasanay na araw-araw nagpapalitan na salitang mahal kita. Kaya naiintindihan ko kung bakit itong sasabihin ko yun sa kanya ay wala ako nakukuhang sagot. Subalit kahit papaano, nasasaktan pa rin ako. Madali lang naman sabihin ang salitang mahal kita o I love you. Why can't he say it? Ayokong pagdudahan ulit siya. Ngunit hindi ko magawang mag-isip. Is this relationship going to work out until we're old? Kay ganda ng araw, pero busangot yata ang mukha mo. Bati sa akin ni Leslie. Nilapag niya sa akin na mesa ang kape na pinabili ko na lumabas siya para kumain ng tanghalian. Caffeine may cause severe palpitation, subalit para sa akin nalilaks ito ang katawan ko. Matagal na rin simula nang tumigil ako sa pag-inom ng kape. Si Apollo na kasi naging pampakalma ko but not now. Ang huli namin pag-uusap nung inihatid niya ako sa bahay ng maaga dahil kailangan niyang pumunta sa family dinner nila. Bago matulog, nag-iwan siya sa akin ng mensahe na pupunta raw sila sa isang beach resort kinabukasan. It's been 2 days pero hindi pa rin ako tinatawagan. Unattended ang kanyang cellphone at nag-aalala na ako. Simimsim ako ng kape. Hindi lang isa kundi maraming sunod-sunod na pagsimsim. Halos mga lahati na iyon. Tinignan ko pa kung tamang kape ba na order ni Leslie dahil tila wala itong epekto sa aking pakiramdam. Hindi ako mapakali pa rin. Hindi pa rin ba siya sumasagot? Baka sa mukha ni Leslie ang pag-alala para sa akin. Hindi yata siya sanay na hindi na lamang tungkol sa asyenda ang pinoproblema ko.
Marami naglalaro sa aking isipan katulad ng baka narunod siya o inanod patungo sa kung isla dahil nag-family outing sila. I already called the hardware. Hindi daw nila alam kung nasan si Apollo. Bumagsak ang aking balikat sa sinabi niya. Kung alam ko lang sana kung saan tatawagan si Tita Amelia o mga kapatid ni Apollo para malaman kung ayos lang ba siya. Kung dalawang araw sila sa resort, he should have at least made an effort to contact you. Sigurado naman ako may parte doon na meron na signal unless he wants a peaceful time with his family. Pero sana nagpaalam pa rin sa'yo. Anyway, saan ba sila nagpunta? Maybe we can ask the resort. Mas lalo ako nalungkot sa tanong niya. Wala akong ideya kung saan yon. He didn't tell me. Nagsalubong ang kanila Leslie. Tila hindi makapaniwalang hindi sinabi sa akin ni Apollo kung ano ang address ng resort na yon. Napaka-private niya naman na pati sa girlfriend niya, hindi sasabihin kung nasaan siya. Let me guess, hindi ka rin niya in-invite man lang sa family outing na yon? Sarcastic ang tanong niya. Hindi ako sumagot pero alam ko, alam ni Leslie ang sagot sa mga mata ko. I hate that I'm always doubtful about Apollo's love for me. Dapat mas lalong tumatatag ang tiwala ko sa kanya. Hindi yung tila araw-araw ako meron tanong. Maybe he just wanted to spend time with his family alone. Bago pa lang naman kami. Sa kabilang banda, iniisip ko rin na baka ganun talaga si Apollo. Bagong tao ko sa buhay at nag-a-adjust pa siya katulad ko. What's more important is we love each other. Nang hapon, umalis na ako sa opisina. Hindi pa rin sumasagot si Apollo. Nagpunta ako sa kanyang apartment kunit hindi na ako kumatok na makitang nakalock iyon. Nasaan ka ba? Tinapon kong aking cellphone sa shotgun seat nung unattended pa rin si Apollo. Kapag ganitong hindi ako kayang pakalmahin ng kape, isang tao lang ang pumapasok sa aking isipan bukod kay Apollo, si nanay. Binilisan ko ang pagmamaneho na makitang wala namang gaanong dumaraan na sasakyan patungo sa sementeryo. Papalabog ng araw, ayoko maabutan ng dilim doon. Hindi na ako nakabili pa ng kandila at bulaklak sa pagmamadali. Mabuti pinapasok pa ako ng gwara sa sementeryo pero sinabihan akong huwag magtatagal. Merong mabilis na dumaan patungo sa punto ni nanay pero merong harang doon kaya kinailangan ko pang umikot sa kabilang daan. Walang masyadong tao sa parte yun ng sementeryo kung saan madadaanan ko ang maliit na museo na ipinatayo noon ni Manuel sa kanyang magulang na ngayon nga'y doon na siya nakalibing. Binagalan kong pagpapatakbo ng sasakyan nang dumaan ako doon at napansin na isang pamilya na lalaki na nakatayo sa labas ng museo. Nakatalikod siya sa akin ngunit nakumpirma ko kaagad na si Apollo iyon base sa kotseng nakaparada sa tapat nito. Nabuhayin ako ng loob at dalidaling nagpark sa gilid. Hindi niya ako napansin hanggang sa makalapit ako sa kanya. Wala akong ideya kung bakit naroon siya. Nakapamulsa siya nakatayo sa harap ng museo. Walang nakatirik na kanila doon kaya hindi ko alam kung ito ba talaga ang sinadya niya rito. Ang kalinay pag-aalala ko para kay Apollo, napalitan ng galit at inis. Nandito naman pala siya ngunit hindi niya malang ako nagawang tawagan o puntahan. Humalakip-kip ako at matalim na tinitigan ang kanyang likod. So nandito ka pala, I have been calling and... Naputo lang aking sasabihin nang lumingon siya. Hindi ko inaasahang makitang malungkot at tila nag-aapoy sa pula niyang mga mata. Hindi ko mawari ang emosyon na naglalaro doon. Bago pa man ako makapagtanong, kinabig niya na ako at niyakap na mahigpit. Bumalik ang pag-aalal ng naramdaman ko para sa kanya. Hindi siya humihikbi o umiiyak. Para bang dinaan niya sa higpit ang kanyang yakap sa akin, ang nararamdaman ng puso niya. Nang bumitaw, naglaho na ang nag-aapoy niya mga mata. Naging banay na rin ekspresyon ng kanyang mukha. Ano nangyari? Tinawagan kita pero unattended ka. Pinag-alala mo ko. Inawakan ko ang kanyang pisngi upang kahit papaaning mapawi kung ano man ang nararamdaman niya. Yumuko na siyang parang nahihiya sa akin. I'm sorry. Things just fucked up. Hindi ko alam kung anong partikular na tinutukoy niya, pero malakas ang pakiramdam kong tungkol iyon sa kanyang ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay at binisalito. I wanted him to feel that I am here, but at least he should tell me. Nandito lang naman ako. Girlfriend mo ako, Apollo. Tumango siya at kahit papaano'y naging panatag ng aking isipan. Sorry for making you worry. Hindi na mauulit. Siguro parte nito ng bagong relasyon. May mga inaasahan ka sa pagitan ninyo na sadyang mahirap mangyari, katulad ng pagiging bukas namin sa bawat isa. Ano nga palang ginagawa mo dito? Pagbabago ko ng usapan. Ibinalik niya ang tingin sa loob ng museo na tila doon naghahanap ng kasagutan. Pupuntahan ko sanang punto na nanay mo pero nadaan ako dito. I was just curious about what it looks like when I'm near. Hindi ko alam na sa mga solis pala ito. Tukoy niya sa pamilya ni Manuel. Hindi na ako maling nagtanong pa at katulad niya, tinoon na lang din ang atensyon sa museo. Ngayon ko na lamang ulit na bisita ang puntod ni Arman kahit papaano, natutuwa akong kasama ko si Manuel. Maswerte si Manuel, he has everything hanggang sa huling sandali. Aniya, I could sense the anger in his voice as he said that.
Nagtataka man sa tono ng kanyang pananalita, hinayaan ko na lang. Marahil mataas pa din ang kanyang emosyon. Napagpasyan ko sa bahay na pataluyan si Apollo. Natatakot kasi akong baka bukas, hindi na naman siya magparamdam sa akin kaya tutol siya at pinipilit ko pa rin. I am okay, Alexa. Giit niya, habang magkasalit kami pumasok ng bahay. Wala ngayon si Tatay at Vivian kaya malakas ang loob ko na dito siya patulugin. Pupuntahan daw nila ang kasalang pinsan ni Vivian sa probinsya. Paniguradong inimbitan lang naman si Tatay para sa pera. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Apollo at nagpatuloy sa paglalakad patungong dining area. Hindi ako kumain ng tanghalian kaya nakaramdam na ako ng gutom ngayon. Kumain na ba kayo, Manang? Nagpaluto ko ng hapunan sa kanila at nakain na yun pagdating namin. Tumango siya kaya kami na lamang ni Apollo ang tahimik na kumain. Ihintay na lang kitang makatulog tapos ay uuwi na ako. Aniya pagkatapos namin. Nagsalubong ang aking kilay sa pagpupumilit niyang umuwi. No! Nandito ka na, so dito ka na matulog. Maotoridad kong sabi. But Alexa, hindi ko na siya pinatapos dahil hindi ko nagugustuhan ang kanyang pagtanggi sa aking alok. Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Nataimik siyang tila natauhan sa ginagawa niyang pagtanggi. Hindi sa ganun, kaya lang nakakahiya sa tatay mo. Uminahon ako na makuha ang punto niya. Sinabi kong wala dito si tatay. Isa pa, hindi rin ako mapapanatag kung uuwi ka sa apartment na mag-isa. Lalo pa ngayong hindi ka okay. Baka tuluyan ka na hindi magparamdam sa akin. Natulala siya sa akin sinabi. Kinuha niyang kamay ko nakapatong sa lamesa at masuyo itong hinalikan. Suddenly, all my fears and worries are gone. Okay, I will stay here. Kinuha ko sa karton ni tatay ang dalawang pirasa ng damit na hindi niya pa nagagamit upang ipasuot kay Apollo. Nauna na ako nag-shower sa kanya pagkatapos ay siya naman. Nire-ready pa ni Manang ang guest room. Manood muna tayo ng movie. Dito siya magpapalipas ng gabi sa bahay. Sa kondisyon na sa guest room siya matutulog. Tutol sana ako dahil meron naman nangyari sa amin noon. Kaya para saan pang hiwalay kami ng kwarto. Subalit sa kabilang banda, naiintindihan ko rin siya. Labis ang pagrespeto niya sa aking ama at ayaw niyang maabutan kami nitong magkasama sa isang kwarto, lalo pat di pa naman kami kasal. Binuksan ko ang telebisyon habang abala siyang magpatayo ng buhok. Wala sa sariling napangiti ako nang maamoy ang pababaeng amoy ng shampoo ko sa kanyang buhok. I have never imagined this kaya hindi ko akalain na sa simpleng ganito pala'y makakaramdam ako ng kilig. Ako na, sabi ko nang marinig ang katok mula sa pintuan. Si Manang yun, meron siyang dalang mga chips katulad ng hiningi ko kanina. Nilapag ko yun sa aking kama bago na upo at sumandal sa headrest. Inilipat ko ang telebisyon sa iba't ibang channels upang maghanap ng magandang pelikula. Anong gusto mong movie? Tanong ko, nang kanina pa siya napupunas ng buhok. Ikaw nang bahala, aniya. Inilipat ko yun sa isang action film. Nagsisimula pa lang ang pelikula ng buksan ko ang isang malaking pakete ng chichirya. Nalatiling nakatalikod sa akin si Apollo at nakapo nakasayad ang mga paa sa sahig. Tapos ka na ba? Umupo ka na dito sa tabi ko. Pag-ayakot, pinagpagan pang parte ng kama kung saan siya uupo. Alanganin siya lumingon sa akin at umupo sa tabi ko. Tahimik sana kaming nanonood kung hindi lang siya pabaling-baling ng...